Magandang araw mga kakutingting. Welcome po sa aking munting channel. Kung baguhan po lang po kayo, huwag po kayong mahihiyang mag-like and subscribe para po updated po kayo sa aking mga video. Meron po tayong isang pasyente. Actually, dalawa po sila. So, ito. Ang problema po nito, mga kakutingting, ay umuugong siya. Tapos, yung ikot niya, one direction lang. So, i-plug muna natin para makita nyo. Yan. Timer na natin. Yan, naririnig nyo umuugong. Pag kinamay kaya, iikot yan. Yan o. Yan. Isa lang yung tuyok niya. One direction lang yung... Lagi siyang mak-forward. Wala po siyang reverse. So, kanina, ginamitan nyo pa ng kamay para umistart. So, weak na din yung capacitor na ito. Hindi... ano natin ang capacitor babaguhan. Pero pag ganyan po yung wasing nyo mga kakutingting, isa lang po yung salarin yan. Ito, yung timer. Ibig sabihin, hindi na po siya lumilipat sa isa. Tatlong wire yan eh. Yung isa reverse, yung isa forward, tsaka yung isa yung common. So, yung palaging nagdidikit yung forward, kaya yan lang palaging umiikot. So, yan, papalitan natin yung timer. Sa pagpapalit ng timer, madali lang po yan, no? So, kuha na tayo ng timer. So, yun lang po. So, ito po pala yung aking munting shop. Ayan, daming timer na naka-stock. Kuha po tayo ng 3-wire timer. So, ayan mga kutingting, nakakuha na tayo ng ipapalit na timer. So, hindi po nagre-reverse, palaging umiikot. Counterclockwise, walang reverse. Ang sira po niyan, timer po. Wala na ibang sira niyan, timer lang. So, papalitan natin yan. Kuhanin muna natin yung screw niyan. Buksan na natin. So, ayan mga kutingting, natanggal na po natin yung screw niya. Ayan. So, ayan pa yung loob ng ating timer. Ang ating washing. So, ito, para to sa drain selector nito. Itong tali na to para to sa drain niya. So, ayan po yung timer na papalitan natin. Ayan. O, ayan. Ito. Papalitan po natin ng bago. So, tanggalin na natin. So, ayan. Timer na. Tatanggalin na natin yan. So, tanggal. Bago natin tanggal yun, dapat tatanggalin muna itong takip na to. Yung pagtatanggal ng takip na to, flat screw lang. Sililigwat mo lang, tanggal na yan. Okay, so ganun po. Step by step po kayo. Step by step po natin para makuha po ninyo pag kayo na po gagawa. Yan po ka mga kakutingting, natanggal na po natin. So kung nakikita nyo, puminsan sa ibang washing, yung wire po dito is 5. Meron 6, eto 3 lang. So, eto yung timer natin, 3 lang din. So, para malaman natin yung reverse tsaka forward, etong blue tapos pula, eto yung reverse tsaka forward o kinakabitan to ng capacitor. Eto naman po yung common. Kung napapansin nyo po dito, etong dalawa na to, reverse forward yan, magkatabi. At yung naihiwalay po dyan sa kanya is common. Okay? Dito po sa atin, bagong timer, kung napapansin nyo, meron tayong yellow tsaka red, takas brown. Yung magkatabi po na yan, tawag po dyan, yung wire na yan is para po sa reverse tsaka forward. Yung nakaiwalay po, common po yan. So, ganun lang din yung gagawin natin. Iko-connect natin tong brown dito sa puti, tapos yung yellow dito sa pula, tapos yung pula dito sa pula, yung yellow dito po sa blue. So, yan. Kabit po na muna natin. So, ayan po mga kakutingting. Ito po yung common natin. Yung brown connect sa puti. Yung red at
tsaka yellow, ito pa yung reverse tsaka forward. Ayan. So instead na electrical tape yung gagamitin ko, shrinkable tube yung ilalagay ko para mabilis lang. Kung gusto nyo makabili nito, mayroon din to sa Shopee. Tag ano lang po yung metros nito, tag 9 pesos. Or minsan yung ibang ano, tag 7. So yun lang po yung presyuhan nila dyan. Okay. Para po hindi kayo ano maghirap sa pag ano yung sira ng washing nyo. Kung ano yung original na timer na nakalagay dito, yun na lang din yung bilhin nyo. Para hindi na kayo mag-convert. Pares na sa akin, no? Kinailangan ko pang putulin para magkasya dito sa loob. So, kailangan mag-adjust para pag linagay, mapasok. Okay? So, para malaman yung common dito, ito, dito mo din naman malalaman sa baba yan. Yan, oh. Kung nakikita nyo yung capacitor, red tsaka blue, tapos may white dito, nahihiwalay, direkto sa ano, saksakan. Yan po yung common. Yung sa makina naman, may common din dito. May red tsaka blue. Yung common po dyan is black. So, ito, kaya umuugong kasi hindi niya kayang i-start sa starting capacitor. So, inayos na daw to ng technician na iba. Dinala dito kasi ganun pa din yung sira. So, pinalitan nila ng capacitor. Parang luma na. Kapalitan natin ng bago yan para wala ng problema. So ganun lang po kapag ang washing machine na one direction lang, timer po yung problema niyan. So kapit ka natin para makita na natin yung ikot mamaya. Yan po mga kakuting-ting, nakabit na natin at okay na. So testingin na natin kung nagana na ba. Yan. So Ang problema nito kanina, ayaw mag-reverse. So, pinalitan na natin ng timer. So, tingnan natin yung magre-reverse na siya. Yan. Puro. Tapos, balik. Yan. Nag-reverse na po siya, mga kakuting-ting. So, ganun lang po. Kung ayaw po mag-reverse ng washing machine nyo, yung problema lang po niyan, wala po kayong ibang gagalawin diyan kundi yung timer lang. So, salamat sa panonood and huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para po updated po kayo sa mga video. So, God bless po. Ganun lang po.